Para ako na yung nagbaba agad, hindi yung pinaghintay pa nila na lunch break, 3 oras. Whew! So 5 hours, record breaking. On this final episode of our 45-day epic Mindanao adventure, I will be sharing my experience of bringing my bike from Cagayan de Oro to Manila via Togo, how much it costs, and what the requirements are. Syempre, present din ang pasalubong shopping. I will also share my total expenses of the whole trip from Laguna to Mindanao and back. Good morning, motoristas! We're going to Cagayan de Oro! We're currently here at Ozamiz City in the province of Misamis Occidental. We are on our way to Cagayan de Oro to purchase a to-go ticket going straight to Manila Port. Going there, you actually have 2 options. Pwedeng land travel via Aurora, Zamboanga del Sur, pero it will add an extra 120 kilometers of land travel. The second option is to cross to Mucas Port via barge, which is what we opted to save time dahil nagprepare ng lunch ang uncle ko na imi-meet din natin sa port. Meron naghihintay by the way sa atin dito, motorista ayun. Isang motorista ang nag-request ng meetup mismo sa port at may sorpresa pala siya. Bro Chris, kumusta brother? Kumusta? Yung ticket mo kasi. Ha? Diretso na yan. Diretso na to? OMG! Grabe naman ang pag-aalaga yan, brother. Thank you, ha? Sakay din ako ngayon. Asahi ka ngayon. Sabay tayo. Ay, hindi. Una ka. May inintem ako eh. Hello po. Ito, ah, ito na yung pila. Ayun, ang pila ng motor. So, isa lang naman siguro ang pupuntahan ito. Boss, Mucas Port, no? Pamukas. So ganito pala dito, parang ano din, sa Samal. 20 minutes later. Yung mga motor doon pwede sumingit. Mga motor na cash, ha? Tayo hindi, syempre dito tayo. Lagyan natin ang kalang yung motor. Kung okay naman siya dyan, ito na tayo sa taas. And we're here! Ang bilis lang! Nasa 20 minutes lang, motoristas. Mga 25 minutes siguro. Maximum. Sobrang practical nga. Ina-expect ko, mga nasabihan ako mga 40 minutes daw. Hindi, 20 minutes, motoristas. Or siguro, depende rin sa shift, no? Sa Roro. So, iniintay na daw tayo na uncle ko. Nandito na, excited. Ang aga niyang umalis. Sa mula CDO. Imagine mo ha, CDO, papunta dito, tapos babalik na CDO. Siguro sabik na sabik mag-ride. That's true. Sa kay uncle ko. Where is my uncle? Baka nasa Petron. Tingin tayo sa Petron. Ah, ayun na pala. Hello, tito! Kumusta? Sakto ha. Ako lang mag-isa. Kung saan lang tayo abuti siguro ng lunch. Dire-diretso lang. Okay lang ako. Sunod lang ako sa'yo. Ayos ha. Alright. Dami daw lubak-lubak, so chill-chill lang. Of course, wala akong plano dahil di naman tayo naghahabol ng oras. Kaya chill lang talaga tayo. Motoristas, ang sarap ng pakiramdam na for the first time in 40 days, wala tayong sobrang hinahabol na oras. So ito yung mga moments na parang ang sarap ng mag-ride kasi nga hindi ka nagmamadali. Enjoy mo lang. Woo! A few moments later. Nakalimutan ko kung gaano ka-chill to si Tito. Sobrang chill. Marami nga yung kalsada dito. Sagwaw. Thank you.
around 60 kilometers before CDO. Okay naman, so far yung kalsada, malubak lang talaga dun sa may Ilanao del Norte before Iligan. Pero after ng Iligan, may pailan ilan lang, pero majority, uy, kaya pala. Pero majority okay na. So, kakain na ba kami? Kakain na? Magka-12 na? Oh, sige! Ito yung lasang. Lasang? Ito nga, Secret Adventure. Ah, forest? Layo pala ng next na gasoline station mula doon sa Lasang. Ayan, at least meron daw Petron ng 1 kilometer. So meron dito ng Divine Mercy, no, yung shrine. Ang dami sa akin nagre-recommend na puntahan ko yun. Sa ngayon, diretso lang kasi tayo dito sa bahay ng uncle ko. Sa revisit na lang siya, no? Uy, nakastand si kuya. Ako, delikado. Yun, buti na lang. Wow, lumalampas ng 100 si uncle. Gutom na talaga. 12:30. Uhaw, actually, uhaw lang ako. Pagkain, okay na okay pa. What? Traffic na naman. Whoa, the view. Whoop, yeah. Oh, may beach pala dun, oh. Cagayan de Oro City. Yay! Ang laki ng bag niya, oh. Yun yung port, motoristas, oh. Sa left side natin yung port. So, turn left dito, pa port na yan. A few inches later. Hello po. Hello. Kumusta po? Hello, kumusta biyahe? Tapos na! Yes! Success! Yeah! Konti na lang! After the meal, my uncle and auntie booked me an accommodation on a nearby apartel. Hola! So, nandito na nga tayo sa Cagayan de Oro City. Kakahatid lang sa atin ng uncle and auntie ko. Saturday today, Sunday, siguro rest tayo and sikasuhin natin yung mga kailangan sikasuhin. Then Monday kasi yung schedule natin ng to go, going to Manila. Straight to Manila from dito nga sa Cagayan de Oro. They also toured me around Cagayan de Oro City and brought me to the uptown area where nightlife is also booming. Dati every Friday tsaka Saturday close to dito kuya, dito na oh? Ano, street. May mga street, ano, street market talaga. Mga dami, ukay-ukay, mga Uptown Strip. Sarisa, dito tayo sa Uptown. Uptown area. Parang antipolo to ng Luzon. Parang gano'n. So, high place siya. Tapos nandito, marami rin mga establishments. Ito nga pala si Doreen. Hello. Ayan, pinsan ko. Hello. Anong pangalan ni Madam? Gina. Si Madam Gina. Yan. Diba? Sabi mo, papinsan. Si Tita. Asan? Ayun, may si Uncle. Tsaka si Jello. Lumabas kami ngayon para ipasyal tayo kasi first time ko rin pumunta dito. Yeah. Ito ah, very ano rin, no? Developed din talaga siya. So, ang daming choices. Okay, kain na tayo. Ano, yapon ka po? Food stall din pala sa Dolcon, no? Mga stalls din pala, food stalls din siya. Tapos meron table sa gitna, doon kaya kakain. Food park din pala siya, okay. Again, see
Chief Jello, pinsan ko. Hi, Patristas. Hello. Hello, magandang gabi. Yan. Saka yung si Uncle. Yan, kasama namin. Good evening. Hanggang muna ko lang ang mas. Kilala nyo na yan, nakasama na natin niya last time, di ba? So ito para food park din. And maraming mga choices. Maghanap tayo ng kakainin natin. Ah, okay. Seafood. Alam ko, pizza yata yung nandun. So, marami, maraming choices. Ate, ano pong best seller nyo? The best na pizza? Ah. Can you comment ako ninyo kaning... Tagalog. Ah! Ah. Best seller, sir! Beefsteak with mushroom. Beefsteak. Beef. Ah! Tapos, yung chicken. Ah! Buffalo. Chicken at chicken curry. Buffalo. Ah, spicy. Nachos. Mexican ekek. Shawarma, meron din pala, Mediterranean. Ah, halo-halo din. Hello po. And eat mga silog. Daming choices talaga, oh. Wings, nasarado na. Tapos, dami pala talagang choices. Short orders. Hello, ate. Yan na ba lahat? Oo. Ah. Dalawa, isa, at saka dalawa. Oh, tama nga. Ito na food namin. Dapat may tayin muna natin yung para kumpleto. May in order pa sila po na tayin namin may number. So may banda dun sa tapat oh. Tatakpan na lang natin para hindi mag copyright so. Copyright music. Siya na. Dito kami dapat nagpark oh, sayang. Pero pala. So, may mga motor din dito sa tapat. Tuna no, tuna sisig ba? Doon. Sa sisig. Kadalawa. Bye-bye! Dito na. Lungad na naman tayo nito, motoristas. Kami ng food! Kain-kain! Kain daw tayo, kain-kain. Please experience natin. Enjoy natin yung ano, kahit last 2 days, di ba, ng tour. Enjoy pa rin natin. Thank you sa treat! Salamat sa treat! Thank you sa food! Alright. Busog na busog kami! Busog na busog! Oh, yun. Good night! The next morning. Good morning, motoristas. Dito tayo sa uncle ko. Ito yung mga motor natin. Car wash kanina, nilinis siya yung kotse niya. Dinamay niya yung sa atin. No? So, salamat. Kasi diretso bar ko na natin yun. So at least, malinis. Pagta-travel, dinadocument natin. Pati yung pagbili ng suho, ng pasalubong, no? I mean pasalubong, dapat dinadocument din natin. Mamimili tayo yung pasalubong para kay CIC. Para din kayo din. May idea kayo kung saan bibili pag nandito kayo. Almusal tayo. Saging kami, saging. Yun, oh. Sarap. Lingkit kay, motoristas. It's pasalubong shopping time. Dahil 45 days tayong nawala, dapat lang natapatan natin ng pasalubong para kay misis. Yan ang technique para makaulit pa tayo. Dati dito daw yung mga nabibili mga pasalubong. Ngayon, parang closed siya, oh. Mga souvenirs na lang. Ah, meron pa rin sa loob, pero konti na lang. Parang konti na lang. Sarado na. Saan tayo punta dito? Kasi yun nga, nag-close pala siya. Bandip kayo, bandip. Bandip. Saan pinta ko? Si Graham. Pinta ko, pinuntahan namin. Tumingin kami ang presyo dito, motoristas. Ito ay 350 pesos. Magkano yung maliit, ate? 280 pesos yung maliit. Tapos, ano yung binili ko ba? Ay, yung cheddings, ito, 100 pesos each. So, nandito kasi tayo sa mall. Tingnan natin doon sa iba, baka merong iba. Ang hinahanap kasi ni CIC is mga dried mangoes at saka durian candy. Ayan, dito na tayo sa bandit. So, building pala siya, maraming mga pasalubong, hindi ako makita. Anyway, pasok tayo. Ikot lang tayo, ayan, basket, sige. Okay, ayan, yeah, sige. Dito palang maraming motoristas, oh. Jerky, oh nga eh. Ito, ang dami motoristas, oh. Ayun! Ito, candy ba? Candy? Ito na yung candy. Yan. Mango balls. Red mangoes, oh. Yan. Sige. Okay. Sige. Thank you. We also went back to Bukidnon to get some fresh pineapples for another favorite pasalubong that my late father used to bring us to Luzon. Bukidnon, ayun, nag-harvest sila ng pinya.
So dito tayo ngayon sa Bukidnon, no? Dito sa Camp Phillips. Kukuha ng pineapple, sabi nga ni Uncle Rene. So halip na dalhin ko siya ng buong pinya, dadagdag pa sa weight yung mga balat, yung dahon. At least ang bibigay niya sa akin, yung parang ang tawag nila doon dulce or dolce, parang sweetened version na siya. Ano yan dito? I-boboil ba? Tama? I-purpose pa yun ito. Tapos lalagyan nga nilang sweetener like honey or sugar. Tatry yata niya. Maging candy siya. Day 3. Good morning, motoristas! And it's our last day na dito sa Cagayan de Oro. It's a Monday. And mamaya na ang alis natin. Going back. Pakita natin, motoristas, ang motor natin. Binalot niya nandito na lahat ng pasalubong. CIC, ha? CIC, ayan na. Ayan na. Kita mo, halos mas malaki pa dun sa ano. Mas malaki pa dun sa mga pioneers halos, oh. Ganyan kalaki ang pasasalamat ko sa CIC. Nabawasan lang tayo ng space dito. Pero ano ba naman yun para kay CIC, di ba? Tsaka ilang kilometers na lang yun. Tapos, yung bag natin na nandito dati, ilalagay natin dito sa taas. Tatalian pa natin yun para mas secure. Pagunta tayo na Cagayan de Oro Port ngayon, deposit na natin ito sa Vader sa to go. Ang sasakyan natin is yung Maligaya vessel. So I've heard good things about it. So excited ako. Parang hotel nga daw yung ano eh, parang pinaka ano sa loob, yung nasa loob, no. And ito na nga si Vader, nakasama ang ating pasalubong. So iiwan na kita, Vader, sa port. Sila na bahala sa iyo. Sakto. May sandalan. Ah, sige. By the way, ito yung tindahan ng auntie ko, yung business nila. Sama yung store na nandun sa right side. I opted to take this to-go trip for two big reasons. First is to save time. It will be relatively faster since it will only take around 34 hours to reach Metro Manila, including a stopover in Cebu. After all, even during the time you are asleep, you are still getting closer to your destination. Compared to Roro, hopping from Dapitan to Negros Island, then Panay Island, Mindoro Island, and finally to Batangas Port, it's much more time efficient. Secondly, new experience. If you're new to this channel, I always want to try new things, and I wanted to try this new hotel or cruise-like vessel from Togo and share my experience with you. Take note that because it is a cargo vessel, your motorcycle will be treated like cargo. So you need a separate ticket as a passenger, and the payment for your bike is also separate. You need to book your passenger ticket online prior to arriving to the port. The earlier, the cheaper you will get your ticket. I booked mine 1 week before departure, which costs more than 3,000 pesos, which was around 2,000 pesos plus had I booked earlier. Ito din ang sinakyan ni Grabe Concepcion, kaya may timbre na tayo sa proseso. Ibubuk mo nga itong motor na to para sa ship mamaya. Bihira daw yung mga sasakyan. I mean, hindi ganun kadami sa ngayon, ha, based on the experience daw. The earliest kasi daw is one day before. Ang original plan ko kasi is magsa-stay na malapit sa port na accommodation. Para malayo nga, para pag in case na idadaling ko na to at saka babalik ako, malapit na. Pero yung kina-uncle, kahit mga 8 kilometers away, maginawa yung biyahe. Kasi nga dito na yung daan. Okay, sige, I'll walk you through. Puro konti container yan. Very active yun dito eh, sa Cagayan de Oro. Current odometer is 10,242. Pero yung trip natin, total is nasa 6,537. So plus 80 kilometers pa yan pag uwi ko. Mga nasa 6,600. Ito na, kitang-kita naman motorista sa'yo. To go travel. Ang laki. Kasi mag-dayan ng kulit. Motoristas. So ang requirements nyo dito, so pagdating nyo dito, ihanda nyo ni requirements. Fill up kayo nito, ipaprocess yan, and then pipila ulit kayo, kukuha kayo ng number, saka nyo babayarin yan, and then sa arastre. Kailangan nyo ng 4 na copy, photocopies ng ORCR, valid ID nyo. Kung sakaling hindi sa inyo nakapangalan, kailangan nyo ng authorization or certification, then yung ID nung taong nag-authorize or nag-certify sa inyo. Eventually, motoristas, punta na tayo ngayon sa gate 3 sa, para sa arastre and PPA. So mga 300 pesos daw yun.
So ang binayaran natin is 9,086 pesos. So halos 9,100. Kasi depende nga yun sa value na i-declare mo. Ang nadagdag sa insurance niya is 2,000 pesos. Ano ba gate 3? Itong si uncle ay ano to eh, auxiliary ng Coast Guard. Tapos cabin and billion nila na yung mga accessories, ang nasa insurance lang. Kasama po. Ang papel lang nandiyan. Sa barko ka ron? Oo, malikaya. Ikuwaonin mo ang Michelin ano eh. Naman sila standard ng Michelin ano eh. Or dato lang ni Mon eh. Ikuwaon ka sir, kaya agit sila? Gate 2? Oo, karang. Ang mga nakaparking diya. Pagkakaintindi ko, gate 2 muna tayo. Para sa dimensions and all kung ano pa bang measurement. Din saka sila dito sa gate 3 and aras 3. Ito motorista, Scott, at pabaklasin natin to. Kasi hindi daw nila hindi nila sinasama sa insurance yan. So tinanggal nila pati mga side panniers eh. So sabi ko, sir, wala naman sigurong occurrences ng nakawan dyan, no? Or bihira. Sabi niya, madalas po. What? Sabi niya, ni ultimong chinelas ni nanakaw po. Sabi niya, out of our control po yan. It's worth noting, motoristas. Pero alam nyo, nung nasa Cebu, ang dami naming mga nakalagay na burloloy, wala naman nawala. So siguro sila parang just making sure lang. So dito, ang minimeasure. Tapos pala dito ko na ipinarada. Lapo. Hello sir. Hello. Sukat. Binigyan lang tayo ng slip. Padali na natin ngayon sa gate 3 para sa aras 3. And then babalik naman tayo ulit dito. Para kasi may bibigay tayong slip na yellow. Ito daw. Alright, Patricia. So, nandito na tayo. Hindi na tayong papakita ng ano ah. Siyempre, for their privacy din. So, nandito tayo sa PPA na pinasa natin sa window 1. May binigay siyang slip. Binayaran natin sa window 4. Binayaran natin 366 pesos para sa arastre. Balik kayo sa guard. Bibigyan kayo ng slip, ng number. Para magbayad tayo. Tatawagin tayo. Ayun, yung number. 12 seconds later. Alright, motoristas, so nakapasok na tayo sa gate 4. So pagkatapos nyo sa PPA, tayo sa gate 4, kuha kayo ng protective gear. Ito, vest, tsaka yung ID. Iwan nyo yung ID nyo doon, kapalit nito. Then punta na kayo dito, papasok na kayo sa mismong gate. And then iiwan nyo na, punta kayo dito sa yellow booth. I-check nila yung mga papers, stamp nila kasi mga yan, inbound, mga outbound. So pagkatapos nyan, ipumotor natin, dadali na natin doon sa warehouse. Hanapin daw natin yung certain person, doon natin iiwan yung motor and yung susi. Tapos wala na, iwan mo na siya doon, lakad na tayo sa gate 4 ulit, nalabas natin. Okay, let's go. Okay, motoristas, nandito na tayo sa warehouse. Tama, warehouse. Tapos iniwan na natin, iiwan na natin itong motor. Okay lang po. Yan, iwan natin yung motor dito. Hello kuya, ang sino kuya guard? Okay, so iwan natin, hanapin daw natin si certain person. Papacheck natin yung papers natin, syempre. Tapos iwan na natin ito. Let's go. Okay, so chinecheck na ngayon yung motor, syempre, para syempre, check nila yung papers kung tama, kung pareho ba yung motor, saka yung detalye. Tapos yan, dito na namin iiwan. Tapos si na Sir Diaz na yung magpapasok namin. Pero iiwan na nga natin, tapos sila na magkakit doon. Tapos mamaya, papasok tayo bilang pasahero na lang. After leaving my motorcycle, we went back to my uncle's house while waiting for the boarding time. My CDO family brought me to the port and bid farewell. Thank you so much again, Uncle Rene, Auntie Donna, and the rest of the family for taking great care of me during my stay there. I hope to see you all again soon. Ay, Patarisa, so dito na tayo sa terminal. Papasok na tayo dun. Kasi yung maligaya, yung sasakyan natin, dun ang waiting area. And dun yung entrance ng terminal. So meron na tayong so nagpaalam na tayo. Sakit talaga pag nagpapaalam, no? Lalo na yung pag inalagaan ka na mabuti. 9:30 pa ang boarding daw. Kumuha na tayo ng porter para madala yung mga gamit natin. Nabigyan na naman natin yung details natin. So yeah, pasok na tayo. So motoristas, kung makikita nyo, parang airport, no? Nakakatuwa. Kasi magpa-vlog ako ha. Sasama na tayo sa room natin.
Business class premium. Business class premium, ayun. So communal yung restroom. Ayun, ang dulo. Ayan, motoristas. Ayan siya. Okay. Sige, baba mo na lang, bossing. Kaya naman, sir. Okay lang, maayos ka naman. Pinin nyo, sir. Sobrang lamig na po. Ito na yung pipindutin natin para mapatay natin siya. Ano? Ay, nasa taas? Ito lang. Okay, okay. Pag wala na pong pula, nakapatay na siya. Okay. Buksan ko lang po muna. Okay, okay, good. Sir, lahat naman po ng saksaka na nakikita natin, nagana naman po siya. Na ito po, tsaka sa ilalim ng ilaw natin, nagana naman siya. Okay. Dito po lagay ng ating life jacket. Yung life jacket, okay? Yes, tapos ito sir, ikaw na lang mag-ano natin sir, kung sa tingin mo masyado maingay, yung PA volume kasi natin to sir. Yung nagsasalita? Yung po yung nag-ano okay, natin. Okay. So at least may switch. Okay, okay. Hingin na lang po ako ng isa pong valid ID para okay. Sa deposit po sa room ID natin. Ay sa room key. Ah, so pag alis na lang, babalik na lang siyempre yun. Bago tayo dumating ng Manila sir, kakatok po kami dito. Isusunod babalik namin na. Yung ID, okay. Kukunin po namin yung susi. Great, great, sige. For deposit lang po. Okay. Basta na lang natin ilagay kanina. So at least meron, medyo rinig yung katabi, motoristas. You won't expect naman na sobrang soundproof na. Anyway, so ito yung mga gamit natin. Inakyat nung porter kanina. Kasi nga maulan, kaya binalot niya. So meron tayong sink at least, di ba? Toothbrush, hugas ng kamay, and all. Ito yung aircon natin, ang laki niya. Medyo malamig. So meron naman tayong mga, yan, may mirror obviously. Ito yung shelves natin, at least may lalagyan tayong. Mamaya lagyan natin yung helmet natin dyan. Today is Monday, June 27, 10 PM, and then kinabukasan, dating yata is Cebu. May stopover doon, di ko alam kung gano'ng katagal. And then the next day, which is June 29, ng morning, supposedly, yun yung lapag natin sa Manila. Pero depende nga yun sa biyahe. Okay? So kita nyo, maganda yung vessel, no? Sa taas yung restaurant, dun yung meal natin. Sa mga bago pa lang sa Motor Pilipinas, ganyan yung ginagawa natin. Sineshare ko yung experience ko kompleto. So yung presyo nito, para sa tao lang kasi, sasa 3,650. And then yung motor na binayaran natin is 9,800 siguro. So yung unang halos 10,000. The room is small and cozy, and I find the storage space quite adequate for one person. Our buddy is really amazing. As soon as I settled on my room, I just slept pretty much the whole day, only waking up to eat and shower. It recognized that my body is ready to recover after a 40-day riding trip. Good morning, motoristas. 8:30 AM. Pwede na yung breakfast, 7 AM pa lang. So, nag-a-announce sila dito. Mag-iba syempre yung breakfast area ng tourist and economy tsaka business class. In-announce na rin na padaong na tayo sa Cebu City. So, hindi ko lang alam gano'ng katagal yung stopover. In the meantime, breakfast muna tayo sa taas. Let's go! Huwag niyong kakalimutan mo, Teresa, sa ang ticket niyo kasi ipapakita niyo talaga every time na magdadine kayo. Let's go. So, kita niyo ang dami ng nasa labas ng mga linens kasi ang daming bumabaha na dito sa Cebu. So, pagdating sa tubig, ha? May ganyan. Pwede na kayong kumuha lagi dito. Ayun na, pababa na sila. Anyway, breakfast muna tayo. Tapos. Horizon Cafe tayo, turistas. Dito yung Island Fiesta, turistas, yung kagabi. Then dito naman yung Horizon Cafe. Dito tayo. Yeah. Horizon Cafe. Oh, so ito. Overlooking siya, oh. Meron tayong view of the ocean, turistas. Really nice. Tapos ito yung tables natin. So obviously, mas siguro a bit comfier, mas upscale yung area natin, dining experience.
Siya, kita natin yung mga dumadating, oh. Na doon. Tingnan natin kung anong available. Good morning, mga boss. Morning. Anong available po natin? Chicken longganisa and beef tapas, eh. So, pipili kami or? Pipili. Chicken longganisa, please. Yeah, so, blue coffee, sir. Yes, please. Blue coffee. Kasama niyan, no? Kasama kasi sa ticket natin is dalawang breakfasts, eh, isang lunch, and isang dinner. Kasi yun ang abutin natin. So, 3 hours pala. Ang tagal, no? Stopover dito sa Cebu. Ayan. So, serve na sa atin. This may water and brewed coffee. Wala motoristas. Chicken, longganisa. Hindi pa pantay. So, isang, so, sinaserve nila, isang mahaba siya. Isang maikli. Ayan. Sige, kaya tayo. Kaya na. Alright, balik na tayo dito sa room. Okay lang yung food. Tomorrow, try naman natin yung tapa. Tanong ako, sayang kasi mimit ko sana yung pinsan ko. Nandiyan kasi sa Cebu. Kung pwedeng saglit bumaba or lumabas. Pero hindi pala nila inaalaw. So, kahit 3 hours yung stopover, hindi kayo makakalis ng ship. So, nakaligo na tayo, motoristas. Ang lupit ng isang area doon, isang shower area, sa isang shower part, no? Meron siyang view nung dagat. Nakakailang lang kasi nga parang bear na bear, pero siyempre, definitely, wala lang makakita sa'yo doon. Paano masabi? Ngayon, nakita tayo, tingnan natin kung maganda yung view sa taas. Wala! Ang init! Ayan, kitang-kita natin, motoristas. Tagal lang stopover. Nasa Cebu City pa rin tayo ngayon. Woo! Ito, pakita natin. Pakita ko sa inyo. So, bawal nga daw lumabas kapag Manila bound. Bawal lang bumaba. Hello, Cebu City! Sayang lang, hindi ako makakababa dyan. Sarap mag-photo ops, motoristas, kaya lang sobrang init. Pasok na tayo maya-maya. Ito parang sa, ano, reminds me of Voltes 5, yung Camp Big Falcon. Sa mga batang 90s dyan, papasok na ulit tayo. Daming tao. Lunch time. Afternoon. Shrimp, ton, no? Tempura, sir, saka chicken apitada, sir. Chicken apitada. Allergic ako sa shrimp. PM. Lakas na hangin, motoristas. Grabe, nagbabawi yung katawan natin. Tulog lang tayo ng tulog kanina. Tara, dinner na tayo, maabot. Back to Cafe Horizon. At beef caldete. Serving. Still the view. Thank you. Oy, ito pala. Tala, laki oh. Tingnan mo taristas. Tingnan natin yung gamit natin. Okay, so sabi ni Kuya, naalala ko to eh. Punta daw muna tayo sa puting container. Para ma-process. Let's go. So, ito yung puting container fan. Ngayon tayo. Process tayo dito. So, inihintay pa natin yung porter. Wala pa yung porter. Hawak muna tayo lahat ng gamit dito. So, sabi ko kasi, asigusin ko muna yung sa to-go. Para hindi sayang yung oras. Kaya lang, sabi niya, hintayin ko na lang doon muna yung gamit ko. Yung porter, kanina pa ako umalis dun sa, ano, wala pa hanggang ngayon. So, dito lang daw yun sa may parking area. Yan dyan. Diyan daw kasi lahat ng arrival. So ito lang hassle dito, motoristas. Ito yung pinaka parking area ng mga nag-arrive. Dito gababa yung mga gamit mo ng mga porters. Dahil wala tayong choice kundi iwan yan dito. Iwan na lang muna natin dito kasi mag-aayos pa tayo ng mga papers. Sobrang dami nating dala. So iwan na lang natin dyan and hope for the best. De, binabili naman natin doon sa main porter. So sabi ko, pakisuyo na lang. Pumayag naman sila. Pero dito lang sa labas daw talaga. Bawal daw kasi dito sa tapat. So gusayin muna natin yung mga papers dun sa labas. So still waiting pa tayo sa motor natin. Nag-iisa na lang daw. Isa na lang daw ang natitirang
sasakyan, yung motor na lang daw natin, yung BMW. Kaya nga, sana naman eh, walang nangyari, no? Try natin. Okay, so dun sa puting container van, merong mga shuttle doon papunta ng PR-16. Papunta na tayong PR-16 para special yung papers natin. Si Kuya. Walang iba. Wala. Ako lang yung pasahero. Kaya pabalik-balik ka lang, no? Ayan. Tama, 15 minutes. Okay. Tayo window 25. Ayos kasi na ito. Tapos window 2. PPA naman daw pagkatapos ito. May pila lang. So, nandito tayo. Pagkatapos natin pumila sa 25, sinabi na hindi pa daw naibababa yung motor natin. Tagal na. Parang more than an hour na hindi pa rin naibababa. Sana wala namang problema. So, wala tayong magagawa kundi maghintay lang dito. After another hour, mag-alas 12 na. 9 a.m. kami dumating, mag-alas 12 na, wala pa din. Abutin tayo ng lunch break nila. So, ibig sabihin alauna or baka 1:30 sa kamaprasis. Nung alas 2 tayo. So, 5 hours, record breaking. 1 eternity later. Alright, so on the way na tayo dun sa ship ulit kasi hindi pala, parang natatakot yatang i-drive yung ating GS. Pwede na! Kasi hindi nalang mapaandar daw. Pwede na! So I don't know, malalaman natin. Pero ngayon nakabest na tayo, tayo na mismo yung magbababa. Okay, so i-drive na natin yun. Iniwan naman pala yung susi. I-drive na natin. So nandito na yung motor. Problema, lunch break. So hinahanap sa kanyang papel. Eh wala naman sa akin yung papel kasi nga ang procedure ipapasa mo sa PR 19 dun sa window 29. So ipinasa ko yung sa window 29. Hindi naman nila ibibigay sa akin yun, di ba? So inabot na lunch break, nasa kanila pa rin yung papel. So babalik pa ako ng 19. PR 19, window 29 kasi naka-lunch break sila. Actually quarter to 12 naka-lunch break na sila. So tatanga na naman ako dito ng another 1 hour. Kung alam ko lang na hindi pala nila maibaba, sana kinontak agad nila yung may-ari ng motor, di ba? Para ako na yung nagbaba agad, hindi yung pinaghintay pa nila ng lunch break, 3 oras. Whew! Wala akong choice, maghanap muna tayo ng mga kainan. Tatanga lang talaga tayo. Okay, so after 10 million years, ayan pa ang kakambal ko, nakuha din kita. Importante, paalisa tayo. Lord, protect me. We pray for protection as I go home. Ang blue. Ah, dito na. Thank you. Thank you. Uy, lumabas na tayo sa wakas. We had the same experience here in Manila Port, even during our Cebu trip. Ito pong ano nyo, yung motor nyo po, hindi po ito naisama sa manifesto. Okay. Akit po kayo sa taas. Hiningan niya ako ng 20. Ngayon, bumalik ako doon, tinanong ko kung para sa inyong 20 na pinayaran ko. Sabi niya, processing daw. Nang? Sabi, ako ko, ay ko, pwede ba ako mangingi ng resibo? Hindi daw siya nagbibigay ng resibo. Okay, then. Consistent na dito lang talaga sa Manila nagkakaproblema. Dahil from Cagayan de Oro naman, okay naman ang naging proseso sa to-go. I really hope mag-improve ito and isolated case lang talaga yung nangyari sa atin. Anyway, what's important is we're safe and we're good to go home. Namiss din tayo ng kakambal nating ulan, kaya siguro sinalubong pa talaga tayo. Sunod-sunod ang swerte natin, motoristas. Sunod-sunod. Pauwi na, di ba? Walang kain. Pagod. Sulit ang paghihirap na ito, motoristas. Sulit ito. Inisipin nyo. No matter what happens, yung magaganda pa rin bagay sa buhay nyo. Or should be sa tao. Sugod tayo. But at least may kapote tayo. Mga ganitong pagkakataon, sa halip ang babuisip ka na sunod-sunod yung mga unfortunate events sa'yo. Buti may kapote tayo, di ba? Buti may motor tayo. Focus on the beautiful things. Okay?
Uwi na tayo. May alam akong vlog. I arrived late in the afternoon and received a big hug from the whole family. Really, really tight. As we always say, the real finish line is home. As promised, here's the summary of my expenses. Yes, that's not a small amount, but to be honest, I expected a bigger bill considering all the amazing places I've been to, unique delicacies I've tried, thrilling activities I've experienced, and the colorful culture I've witnessed. It's hard to put on a price. So yes, I guess it's definitely priceless. The Mindanao Adventure is definitely an experience I will never ever forget. It has tested my resolve and has proven that no matter how challenging things are, your passion, motivation, and will to succeed will help you do incredible things. Motoring the Philippines will definitely be one of the greatest feats of my entire existence, and I'm one province away of doing that. I would like to thank all of the people who helped me in this tour, from Bicol to Southern Leyte and the whole Mindanao. This proves that no matter where you are in the Philippines, Filipino hospitality is part of the culture. Majority of Mindanao is really a safe place for tourists, and I hope I have shown it through my videos. Thank you again to my wife, CIC, or Commander-in-Chief, for supporting me on this life quest of mine. To the rest of my family, thank you for all the prayers and well wishes. Much thanks to SEC or SEC Moto Supply for making this trip a reality. To motor friends and motoristas, thank you for cheering me throughout this tour. Marami pa tayong lugar na hindi na-feature, delicacies na hindi pa natitikman, at mga experiences na nais naming ma-share sa inyo. I will also do videos of the top destinations and activities in Mindanao and many more content. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga future adventures. Kita-kits ulit tayo sa susunod. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas!